Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Miss Dane Matro and for today's video, we'll talk about brushes. Gagawin ko tong video na to para sa mga beginner na gustong mag-invest sa mga brushes. Yon, beginner lang din kasi ako sa makeup and ito yung mga masasuggest ko sa inyong mga brushes na na pwede nyong pag-investan. Unahin ko muna yung mga brushes sa face. So, una, panglagay ng foundation. And, ang masasuggest ko sa inyo is oval brushes. This one, especially yung ganitong type or yung ganito kalaking brush. This is the foundation brush ng My Makeup Brush Set. So, nasa set siya, pero this one, kung makakakuha kayo sa Divisoria, one thing and one very tip ko sa inyo guys, you try Divisoria brushes. Yung iba is imitation lang, pero yung iba, walang brand, the quality is really, really good guys. So, I will suggest guys yung mga oval brushes. This one, I got from My Makeup Brush Set. Kung gusto nyo yung set na to, I'll put the link down below para ma-check nyo siya. And ganito yung itsura niya, oval brush set siya. Maganda siya sa mga heavy foundations kasi mabilis lang niya nabiblend out. Kaya I love this one. Kung hindi nyo type na umorder online, you can go sa Divisoria guys. Go to Divisoria if you want brushes. Sobrang mumura and okay naman yung mga ano nila. For beginners, I think that's a good deal. Yan. So, for foundation din, pwede itong ganitong brush na dense. Para siyang expert face brush ng Real Techniques. Pero medyo mahal yun. Love na love ko to. Kaya may ganyan. Nabili ko to sa Divisoria for 150 pesos. And okay yung quality niya. Wala pang nahuhulas. Wala pang nalalaglag dito na bristles. And maganda siya. Soft naman siya. Ayun. Okay din siya sa mga cream-based na foundation and dun sa mga mahe-heavy na foundation. Bet na bet ko to. Pero kung mga light lang, kunwari BB cream, ganyan, pwede din yon. Pero pwede kayong mag-try ng stippling brush. Ito namang stippling brush, madami siyang use. So, ganito yung itsura niya. Okay lang guys kung hindi mismong yon yung bibilihin yung product. Para lang magkaroon kayo ng idea ng shape. Or yung kailangan ba dense or hindi. So, yun yung itsura lang. So, itong stippling brush, you can put this sa mga light na foundation lang. And also, sa mga BB cream, yung mga light lang. And also, you can use this as blush. Pwede din siya para konti lang yung malagay niyong blush, hindi sobra-sobra. You can use this stippling brush. And this stippling brush, nakuha ko siya sa Divisoria for 100 pesos, guys. Sobrang okay na nung performance nitong mga brushes na nabibili sa Divisoria guys. Okay na and affordable lang kasi 'di ba nag-beginners lang naman tayo and we want to explore muna yung world of makeup. Kaya kung gusto niyo i-try niyo mga Divisoria brushes, yun yung masasabi ko sa inyo guys. So ayan. Next naman is sa face pa rin. So, mga powder. Yung mga powder, kunwari, nag-bake kayo, pang-alis, this is a good buy. This is the Flat Top Kabuki Brush ng Everyday Minerals. Nabibili siya ng isang set sa mga online shops. Nabili ko to 850 noon-noon pa. Last year pa siya. Nabili ko siya sa Inkheart Shop. I'll put the link down below. Pero sa tingin ko, 650 na lang to. Yung set niya, 11-piece set siya. So, ayun. Pero kung meron din namang mga nabibiling solo lang na flat top kabuki brush, which nasa mga 100 pesos, 150 pesos, ganyan. So, ayan. Medyo dense siya. Ayan. And maganda siya pang apply ng powder kasi hindi siya ganun. Hindi siya yung dense na dense, yung parang sakto lang and pwede siyang pang-apply ng foundation. Ay, pwede siya pang-apply ng powder and also pang-buff off ng powder pag nagbe-bake ka. Pwede din naman yung ibang mga powder brushes, yung katulad nito, yung pa-dome tas fluffy, pero mas bet ko yung flat top kabuki brush kaysa sa mga brush na ganito. And then, sa blush. So, guys, sa blush naman, ito yung gusto ko. From Everyday Minerals din siya. It's like
parang katulad lang siya nitong flat top kabuki brush, pero pa dome shape siya. Ito yung ina-apply ko, ito yung pinaka-apply ko ng blush. Ayan, ito yung ginamit ko ngayon. And okay na siya. Tamang-tama lang yung laki niya sa aking mukha. Ayan o. Ayan, I love this one. Minsan, ginagamit ko din yung stippling brush pang blush ko. Minsan, pwede din ito. So, next naman is pang contour. Sa pang contour naman, ito yung ginagamit kong brush. Nabili ko din to sa Divisoria for 100 pesos lang. So, papakita ko sa inyo. Ito yung parang expert face brush ng Real Techniques. Parang ganun siya. Ganun yung shape niya. Paano siya. Paganyan. Pero what ito naman, medyo maliit siya, pa-circular, and mas dense to kaysa dito. Ang ginagawa ko kasi dito, yung half lang, yung nilalagyan ko ng pang-contour. Tapos pag kinocontour ko siya ganyan, tapos parang pang-blend ko ito, para hindi ganun ka, yung ganun ka-DN or ganun ka-pigmented yung malagay sa face ko, para nakocontrol ko pa rin. And saktong-sakto lang siya pang-blend dito ng pang-contour. Kaya I love this one. And sorry guys kung pinagpapawisan ako kasi ang init talaga. So ayun, balik tayo dito. Yun, I love this brush para pang-contour dito. Yan, pati sa jawline and sa cheeks. Maganda din to. And then also, pang-contour ko sa nose. Ang ginagamit ko lang kasi guys is kamay ko. Tapos, iniipit ko to pang ganyan, pang-blend. Ayan. What else? So, punta na tayo sa eyes. Sa eyes, madami akong ginagamit na brushes. Pero, hindi naman ganun kadami. Lima lang siya. Lima lang yung ginagamit ko for my eyes. And, papakita ko sa inyo isa-isa. So, una, ito, papakita ko sa inyo, 2-in-1 brush siya. Meron ako nakitang ganito sa Divisoria. Hindi ko alam lang kung magkano. I think 100 pesos lang or 50 pesos. Ano na siya, dual-ended. So, ito yung ginagamit ko pang-apply ng eyeshadow. Yung ganyan, yung very familiar tayo na panlagay ng eyeshadow. Tapos sa kabila, it's blending brush. Okay na okay siya for traveling kasi parang itong dalawang to buhay ka na for kapag nagta-travel ka. Na meron lang akong iba pang mga blending brush. Gusto ko kasi madami yung blending brush ko. Pag ito talaga pang apply ko ng eyeshadow sa crease. Tapos pag na-blend ko na siya, ginagamit ko tong mahaba-haba na blending brush para walang harsh edges sa crease. Ito din, pwede din siya pang blend. Ito naman, pa-flat siya. Parang ano siya, hindi siya yung buhag-hag. Parang naka-flat siyang ganyan na fluffy. Ganyan ang itsura niya. Tapos angled. Ito, maganda panlagay din sa crease. Kaya yan, pinangpapalit-palit ko lang itong mga to. Basta magkaroon kayo ng 2 to 3 blending brushes. Pwede nga dalawa lang or isa lang. Ipunas-punasan nyo na lang. Pwede na. So, ayan. Gusto ko lang na madaming blending brush. Tapos, pencil brush. Ito naman, pang-apply ko dito sa lower lash line. Minsan, ginagamit ko din itong eyelash, itong eyeshadow brush. Itong tip nito, yung ginagamit ko pang lagay. Minsan, pag nakikita ko to, ito yung ginagamit ko dito. And also dito, diba? O, saktong-sakto lang siya. Kaya okay din to. Tapos, pang kilay ko, mga flat angled brush. Ayan, ganito yung itsura niya. Pang kilay and pang lagay ng eyeliner, pwede din siya, madami siyang use. So, ito nga pala guys, itong apat na to, kasama siya sa set, yung Everyday Minerals ko na set. Alam nyo guys, parang kompleto na siya, konti na lang yung kulang doon sa Everyday Minerals na brush set. So, kung tatanungin nyo ako kung ano yung magandang brush set na pang-investan, I think go for Everyday Minerals na brush set na nakukuha sa mga online shop. So, iyon. Apat na to. Madami pa sila eh. 11 yun. Pero, ito yung mga favorite kong gamitin sa kanila. Pang-highlight guys, ito yung ginagamit ko minsan. Yung Fun Brush. Nabili ko to sa Divisoria for 500? For 50 pesos. Maganda siya pang-apply dito. Kung gusto mo subtle lang. And kung intense yung highlighter mo, pwede mo siyang gamitin kasi subtle lang yung mapupunta. Pero, kung katulad ko kayo na improvise lang yung mga highlighter, ginagamit ko tong parang eyeshadow brush na pa-flat siya, na ganyan. Ginagamit ko siya pa dahan-dahan lang, tapos pa ganyan-ganyan.
Yan. This one, nakuha ko to sa Divisoria. Gabi, guys. Pumunta kayo sa Divisoria kung gusto niyo ng brushes. Ang dami dun, guys. Promise. 50 pesos lang siya. Ito yung ginagamit ko. Yan, pang dito. Tapos pang ilong. Saktong-sakto siya sa akin. Ayan, pati sa Cupid's bow, pwede rin. And then dito sa chin. So guys, ililista ko sa baba yung mga locations or kung saan yung makukuha to mga brushes ko kung online ko sila nakuha. Pero guys, I suggest na pumunta kayo sa Divisoria kung gusto nyo ng brushes. And kung beginners lang kayo and gusto nyo matry yung mga brushes, you can go to Divisoria and okay na okay yung okay na okay sa akin yung mga brushes from Divisoria. And ayun. And also guys, yun nga, ipuput ko yung link down below. And also yung mga prices nitong mga to kung matatandaan ko pa. So ayun, that's it guys for today's video. I hope you guys like this video. Please give me a thumbs up and please subscribe if you're not yet already. Please follow me on my social media accounts. All the link will be down below. And yeah, I hope to see you on my next one. Don't forget guys to love yourself and enjoy life. Bye!